Ang pagsabog ng Bulkang Taal ay isa lamang sa mga kalamidad, trahedya, pandemya na ating pinagdusahan ngayong nakaraang 2020. Isa lamang din ang pagsabog ng Taal sa maraming mga prediksyon ng visionary na si Rudy Baldwin na nagkatotoo. Maniwala man kayo sa kanya o hindi, tayo naman ay nagtatanong lang, mauulit na naman ba ang mga paghihirap na ito? O mayroon bang bagong pag-asa at magandang balita na pwede nating kapitan para sa darating na taon? Ito na ngayon ang limang bagong prediksyon ni Rudy Baldwin, eksklusibo para sa kanyang mga Prediction 2021. Ano-ano naman kaya ang mga nakagigimbal na prediksyon ni Rudy para sa 2021? Una, isang bagong sakit ang muling kakalat daw sa buong mundo na magdudulot ng bagong pandemya. Magkaroon tayo ng parang virus sakit sa balat. Nakuha natin sa hangin. May gamot naman siya pero ang bilis kumalat. Yun na lang nakakasira ng itsura. Nakakatakot lang kasi ang pagkalat niya talagang parang akala mong nabubulok ka. Pangalawang prediksyon, may pagsabog daw ng dalawang bulkan sa Pilipinas. Meron pa tayong dalawang bulkino. Nakita ko sa vision ko na malinaw na mag-eruption. Pangatlo, may nakikita din daw siyang mga trahedya sa himpapawid. May nakita lang ako sa vision ko na magkaroon ng plane crash. Hindi lang din eroplano, kundi pati helicopter. Hindi lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng plane crash. Pati sa Brazil, Argentina, Hawaii. Ang pang-apat niyang prediksyon, humanda raw tayo sa mas malalakas na mga lindol. Siya ang sunod na malakas sa The Big One. Ang The Big One talaga is mangyari yan sa 2023. Pero itong mangyari ng taon ng 2021, katumbas niya ang Big One. Maging si Rudy, nakita ang sarili na mapapahamak din daw. May lindol na mangyayari na isa ako dun sa mga napapahamak. Nagkaroon ng tumusok sa hita ko yung isang bakal. At ang panglima, babaha daw ng luha ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng ilang malalaking personalidad. Meron ding isang sikat na sikat. Kung kailan pa kasagsagan ng kasikatan niya, saka siya nawala. Legendary siya ang tawag ko sa kanya kasi nung bata pa ako, pinapanood ko siya. Kahit sa anong anggulo ng pelikula, pwede siya. Matawag ko siyang legend sa kilalang babae to. Isa namang male celebrity ang papanaw din dahil naman sa aksidente sa kalsada. Kasi kung kailan yung kasagsagan ng kasikatan mo, saka ka pa nawala. Kumbaga, ang lungkot . Ang lungkot lahat ng bagay na pinaghirapan mo kasi nakasubaybay ako sa'yo nung umpisang sumikat ka. Disiplina sa pagmamamaniho. Pero magigimbal ang lahat sa mangyayaring mapait na pagtatapos ng buhay ng isang male actor. Mamamatay din po ito sa isang tinatawag nating murder. Kasi pinasok siya, pinatay siya . Sana dubling ingat na lang po kayo. For sure, kung mapanood mo itong video ko, alam mo na ikaw ang tinutukoy ko. Ngayong 2021, maganda naman daw ang nakikita ni Rudy sa magiging lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Lahat naman usually lahat ng business sa 2021 malago. Sa kabila ng COVID problem natin, sa kabila ng pandemya natin, ang ekonomiya natin tumataas. Paglilinaw naman ni Rudy, ang kanyang mga pangitain ay kusa lamang dumarating sa kanya. Hindi ito isang pananakot. Maaari daw natin itong gamiting babala para makapaghanda o makaiwas sa kapahamakan. Ano ang payo mo? Baka pwede mo naman bigyan ng payo lahat ng mga medyo nangangatog ngayon sa nerbiyos sa iyong mga prediction. Huwag po tayo magpatalo sa takot. Dahil lang sa mga naririnig o nakikita natin, dapat nga mas matapang pa tayo. Huwag natin kalimutan ang manalangin. Dahil ang manalangin ang pinakamalakas na sandata. Lahat ng bagay pwede baguhin ng Diyos. Malakas itong lindol na tinatawag na halos ng lahat na The Big One. Itong 2021, magkaroon tayo ng parang virus sakit sa balat. Nakuha natin sa hangin. Mamamatay din po ito sa isang tinatawag nating murder. Ngayong nagpalit na ang taon, malaking tanong ngayon, ano nga ba ang magiging kapalaran natin ngayong bagong taon? May nanalo na OFW. Isa naman sa prediction ko nagkatotoo. Kung maalala mo rin yung nakaraan, tinanong mo ako kung pagkatapos ng taong 2020,
kung meron bang kalamidad pang mangyari katulad ng bagyo, lindol, maliwanag kong sinabi doon sa inyo na meron pang bagyong papasok na mas malala at malakas. Na yun nga yung Ulysses. Ilang araw lamang matapos maipalabas ang prediksyon ni Rudy na nalasa sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ang bagyong Ulysses na ihambing pa ang lakas nito sa bagyong Ondoy na lubhang puminsala sa ari-arian at kumuha ng maraming buhay. Meron pa bang tayong maranasan sa araw ng Pasko? Itong lindol ba? Or meron bang bagyo or ulan, ano ba? Sinagot ko talaga yung staff mo na meron tayong lindol sa araw ng Pasko, hindi lang sa Maynila, ibang lugar na apektuhan. Ang tinutukoy ni Rudy ay ang magnitude 6.3 na lindol na nagmula malapit sa bayan ng Calatagan. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Batangas at Laguna. Apat na pangitain ang nangyari na nga noong 2020.